Sa araw na ito mga guys, ating pag-aralan naman kung paano mag-graft ng anangka. So ngayon, pupunta tayo sa malaking kahoy at pipiliin natin yung pinakamagandang sibol ng anangka tree. At mabutihing tanggalin yung sibol para hindi siya masira. Tapos kailangan din natin kukuha ng isang buong papaya, yung hinugha, tapos butasan. At lagyan ng very fertile na lupa. Ayan. Tapos lagyan ng jelly ng fresh na aloe vera. And then ilagay yung nakuha nating sibol ng anangka. Ayan. Then lagyan ulit ng lupa. Pagkatapos niyan, kuha ng malaking container, lagyan ng lupa at ilagay yung papaya dyan sa container at ipagpatuloy lang hanggang mapuno ng lupa yung container. Tapos, diligan. Oh, napaka-interesting nyo. Ano kayong silbi yung papaya? Siya yung magbibigay din ng another nutrients sa halaman na yan. So, ayan, takpan din ng malaking container. Pagkatapos niyan mga beshi, dalhin yan sa ilalim ng kahoy or shady part na pwedeng hindi siya masinagad ng araw. Kailangan nasa shade yan, lang yan. So, tignan nyo guys yung ginawa niya, di ba? Nilagay niya sa ilalim ng kahoy. So, hindi siya madadirect sa sun. Pagkatapos ng mga ilang araw, siguro, or weeks, ayan, tumubo na siya. Pag ganito nakalaki guys, kailangan ilipat na sa mas malaking container at bagong lupa. Ayan, tandyan ang aking asawa, dumaan. At i-maintain na ilagay din doon sa shady part na kinalalagyan niya kanina. Another dagdag na kalaman at income sa ating lahat. So sana kailangan magsipag tayo at para hindi tayo humingi na sa ating kapitbahay o bibili kasi ang mahal-mahal ito guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my channel, Ilocana Farmer New York. Thank you!